Alright, kwentong kalsada tayo ngayon. Kakakuha ko lang ulit ng motorcycle kasi pinagawa ko eh. Dahil na kung naaalala ninyo, yeah, that accident in Marilaki. Now, I'm traveling very slowly. Bago lang takbo natin, 30 kph lang. Kasi, ayun, just trying to get the confidence back ulit. Or if I haven't ridden the motorcycle over a week. So, medyo alanganin ako. And then, need ko papatignan ng maayos yung ano neto. Yung sa steering. Kasi yun nga, medyo napuruhan nung tumumba. Ayan, so I have to make sure na it's well secured. Na hindi kahadog yung manibela ko. And have to get that checked. And then, one thing you'll notice if for the keen-eyed of you is itong gauge natin, yung digital gauge, ay analog cluster natin, wala siyang ilaw ngayon. It's because medyo naglolo yung electricals ko, yung wiring from last time, di maganda yung gawa nung gumawa na ito. Tago na lang natin sa pangalang MZ. So, we've been there, nabaklag lang, nabakjob to. Kaya medyo hindi okay yung kinalabasan. Need ko pang paayos ulit. So, it's really due for rewiring. Kasi, even my headlamps aren't working. Kaya medyo nagpagabi ako onte para ano, iwas enforcer. Kasi pag nakita na enforcer na wala tayo headlight, baka mahuli tayo. Buti na lang, meron tayong auxiliary lamp yung nasa floor. Yan, nakita nyo, yan yung gawa ni Scoot Monkey. So, maganda yung gawa niya dyan, hindi na damay dun sa electricals. But my headlamps, so yun, definitely took a hit. Pati yung ano ko, bago kong driving lights na pinakabit, ayaw sumindi. So, faulty wiring na that needs to be fixed very soon. So, ayusin natin yan for sure. And so, we're here heading on to EDSA. Cloverleaf Balintawak. Hopefully, we have a very safe ride. Kaya talagang alalay lang tayo. Hindi tayo kompleto sa ilaw, number one. Number two, my confidence in the steering, in handling the motorcycle, and my confidence in, ano, yung dito sa handlebars ko is a little low. So, just try to travel very safely as much as I can, ba? So something manageable na worst case scenario, huwag sana mangyari. Pinagdadasal natin yun kanina pa na huwag mangyari na mag, let's say, mag-wiggle, I can be in control. So, yun. Pero okay na tong Vespa. Bagong pintura ulit. So, next time pakita ko yung ano, gawa natin ng vlog yung whole process of repainting this kasi it has developed to become a very long story. And so we're heading back home. Tagal ko rin di nakita itong motor ko, more than a week, pero ito na, at least kapiling ko na siya ulit. Sayang lang, medyo ginabi, kaya also semi on purpose na nagpagabi ako. Kaya hindi na natin madadala sa mga ano natin, trusted Vespa shops. So next time, for sure sasikasuhin ko yan. That's top priority for me. Maybe on the weekend when I can use this motorcycle again. So tomorrow's a Friday and I have a busy loaded day. Puro kotse naman yun, hindi ko muna gagamitin to para sureball. So ayun, itong may enforcer, buti na lang nagte-text siya. Hindi na nakikita yung ano ko, another enforcer. Wala naman siyang pakialam.
So scary mag-travel nang walang headlamps. You're always second guessing if huhulihin ka ba. Buti hindi takaw huli ang mga Vespa. Ayun, so quick update lang na we have our motorcycle back and ayun, some issues lang that we have tonight with the motorcycle. Anyway, panalangin natin yan, Lord, sana safe yung biyahe, walang masamang mangyari sa motor. Alam ko na it's not in 100% condition, but I pray, Father, na we will still be able to make it home today so that I can have this service very soon. Thank you, Lord. Amen. So that's it for our kwentong kalsada today. Sana di kayo napagod, kayo masyado mag-alala. Pagdating ko ng bahay, sasabihin ko sa inyo kung nakarating tayo ng ligtas. Okay, so pause muna ngayon. Ayan, we've made it home. Ganda na pintura, para walang nangyari. Ito, wala rin nangyari. Ito, wala rin nangyari. Ang galing. So, yeah, we were safe. We were ailing a little, but we're finally home. So, let's lock this. Yeah. That's it. So, that's it for our kwentong kalsada. Thank you everybody for watching, for your subscriptions. It means everything to me. Yeah. So, as always, God bless your trip. Ingat palagi sa daan. And make sure that you're in full gear and your motorcycle is in tip-top shape. O siya, dami ka na sinabi. Bye-bye!